tuktok ng bundok. Nasaan ngayon ang mga tirahan ng diwata? Doon. Nandun sila nakatira. Ibig ko kayong makarap! Papasokin niyo ako sa inyong tirahan! Nalulungkot ako na ibig na tayong kalabanan ni Malay. Narapat na marami na ipagkaloob na natin sa kanya ang ibig niya. Magbabago tiyak ang kanyang bugna kung ibabalik natin siya sa kanyang mga magulang. Hinahanap ko ang aking anak na tinangay ng mga dayo. Anong pangalan niya? Ako si Malaya! Tiyak kong siya yung batang hinahanap ng babaeng vagamondo na nakita ko sa pamilya. Kailangan malaman ito sa mga kapsmay. Umaasa ka ba bang makita mo yung mga magulang? Hindi na nila babalikan pa. Ako na lang nagmamala sa akin sa batang hindi. Sinyo? Maganda ka na. Salamat, Senyor. Salamat sa pagligtas sa aking anak. Salamat. Huwag akong pasalamatan ninyo. Salamatan ninyo ang batang Indio. Siya ang nagligtas sa mga kaanak ninyo. Amoy, Senyor! Paano ko ngayon sasabihin kay Simeon na nakita ko ang kanyang ina? Samantalang higit natin siyang kailangan dito. Pero higit na makabubuting na manahimik ka na lang, Cosme, mas makabubuting ilihim na lang natin ito sa bata. Kagaya ng ginagawa natin, paglilihim sa lahat, sa pagbubuntis ni Maria. Sumakop sa ilang. Hindi na rin siya hinayaan pa ng dayuhan na lumayo sa kanyang tabi, pagkat nagagamit niya ang bata sa kanyang mga masamang balakid. Nais kong tibagin mo ang bahaging ito. Gusto kong makita ang ilalim. Magsunod, Senyor. Thank you.
Magaling. Magaling bata. Ngunit hindi pa ito nauunawaan ni Malaya na siya'y ginagamit lamang ng dayuhan. Dahil kapalit ng kanyang mga nagagawa, ay sinusuklian naman iyon ang kabutihan ng mapagpanggap na dayo. Sasapit ang umaga, may nabubuong pag-asa na ang pag-ibig at buhay na malaya na minsan ay nawala ay magbalik na sana. Ihahatid ng hangin ang pasabi, paglaya natin darating. Dahil dito, kaya hindi nakukutuban ni Malaya na bukod sa kanyang lakas, ay may iba pang layunin sa kanya ang dayuhan. Indio. Sa Ilaya, sino pa ang mga kagaya mo? Mga magulang mo ba? May kakaiba rin ba silang lakas? Di, Senyor. Nag-iisa lamang ako. Kung ganun, nasaan nga nang galing ang lakas mo? Sa bang tunay na anak? O isang adaptado? Sa ampon? At kung ikaw nga ay isang adaptado, sino? Nasa namang tunay mong magulang? Sila Tarong at Lilang lamang tanging kong magulang. Sila lamang kinikilala ko. Wala nang iba. Laon, aming mga diwata, idinudulo ko sa inyo ang aking anak. Kung nasan man siya. Kung si Malaya man ay patay o buhay, bigyan niyo siya ng kalinga. Huwag niyong pababayaan ang aking anak. Gabayan niyo palagi si Malaya.
ordinaryong tao lamang ang mga magulang ng Niño Indio. Saan kaya niya nakuha ang kanyang kakaibang lakas? Hanggang ngayon pa pala, Senyor, pinag-iisipan niya. May paliwanag ang lahat ng bagay, Hernando. Pero ang kakayahan ng batang Indong yan, hindi wala. Huwag mo nang pilitin ang sarili mong magharap pa ng paliwanag, Senyor. Sadyang ang lupaing ito, maraming naitatago misteryoso. Pagbabayaran mo ang iyong kalapastanganan, bata. Isinusumpa ko na hindi mo matatagpuan ang iyong mga kinikilalang magulang hanggat patuloy mong kinakalaban ang iyong bugna. Isinusumpa ko! Simeon, hindi na lang kita na makakain mo. Ito, kunin mo. Kala ko ba nausok lang ka sa akin? Oo, galit ako sa'yo. Kasi kumampi ka sa mga Kastila. Ngunit pangalawang beses mo na ligtas sa mga taga rito. Kaya nabuhay na yun. Nagpapasalamat nga ako sa'yo eh. Simeon, sa pagkakataon na ito, maaari bang magkaibigan na tayo? Tinatanggap ko. Ginagawa, Lihang. Binabasbasan ko lang ang kanyang sinapot ko. Upang magkaroon na siya ng tunay na alihan. Nang sa gayon, hindi na siya tumangis at hanapin pa si Malaya. Alala na. Wala ka dapat ikatakot, Tarong. Ang iyong asawa ay nagdadalang tao lamang. Paano nangyari ito? Ang tagna ng matandang babaylan dati ay kailanman hindi ako magkakaroon ng sariling anak. Hindi ako maaaring magkamali, Linang.
Naramdaman ko ang hininga ng iyong sanggol sa iyong leeg. Maniwala ka. Nagdadalang tao ka lamang. Maraming salamat, Laon. Linang, dapat mo itong ikatuwa. Dahil tayo'y binayayaan ng sarili nating anak. Ba't nakatunga ka kayo? Ituloy niyo ginagawa niyo pagkat nais kong mayari agad ang aking bahay! Ang lasing ang trabaho! Trabaho! Senyor, ano't nais niyo pang palaki ng inyong bahay? Gusto ko pa na mas malaking bahay. Lalo na dadating dito ang aking nobya. Senyor? Oh, Katipan. Mapangasawa. Ay, Hernando. Magandang balita. Sumulat sa akin si Victoria at sinabi na palayak na siya patungo rito. Te felicito, senyor. Gracias. Laon, aming mga diwata. Ipinagpapasalamat ko sa inyo ang biyayang ipinagkaloob niyo sa akin. Batid kong dahil sa inyo, kaya naglalaman ng isang buhay ang aking sinapupunan. Salamat, Laon. Salamat, mga diwata. Ngunit hindi ito nangangahulugan, nakakalimutan ko na ang aking panganay. Ipinapakiusap ko sa inyo. Nagabayan niyo si Malaya. At ihatid sa kanya ang aking pagmamahal. Wala pa rin siyang ipinagbago. Napakaganda pa rin ni Victoria. Senyor, mabait ba ang inyong kasintahan? Magiging mabuti rin kaya siya sa akin katulad ninyo? Tiyak ako magugustuhan ka rin ni Victoria. Bienvenida estas islas, Victoria. Juancho, totoo nga ang sinasabi mo. Nakakatayo ka na ng matuwid. Magaling na yung sakit. Simeon, tulungan mo na si Victoria sa kanyang mga bagahe. Mausunod, senyor. Layuan mo mga gamit ko! Bagamundo! Bakit kanyang ka makatingin? Wala kang modo! Indio! Bitawa mo siya. Huwag mo siyang sasaktan. Fernando, mauna na kayo. Sama niyo mga bagahe. Purote! Soldados! Sakarus kosa! Sino ang batang yun? Isa siyang indio. Pero huwag mo siyang sasaktan, Victoria. Dahil malaki ang pakinabang natin sa batang yan. Juancho, ang ganda ng bahay mo. Me gusta mucho. Gracias, padre. Entonces, handa na ba talaga kayo magpangasal? Bibigyan ko na sa inyo aking visto bueno. Asan ba mga magulang ng nobya? Si Victoria, padre, ay ulila na rin tulad ko. Kaya wala na tayong inaantay pa. Gusto ko bukas mismo ay magpapakasal na kami upang makapagsimula na kami ng aming pamilya. Muy bien, no hay ningún problema. Bukas na bukas, puntahan niyo ako para may pakasal ko kayo kagad. Muchas gracias, padre. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana.
miedo de él. Huwag ka matakot sa kanya. Kakampi natin siya. Pero sabi ni Hernando, siyang pumatay sa papa mo. Bakit ka nakikipag-amigo sa Indo Criminal? Kung nasa naman ang kaluluwa ni Papa ngayon, sigurado akong pabor siya na kinupkup ko ang bata. Lalo na't siya rin ang nagpagaling sa aking polio. Siya? Paano yung nagawa yun? May suspecha ako na isa siyang diwata na inahanap noon nila Papa. Kaya malaking pabor na sa atin siya ngayon. Maniwala ka, Victoria. Papanganib sa lugar na ito. Kaya ipagpapasalamat mo na nasa atin si Indio. Bakit ba iyak na iyak ang bata ka, ha? Nagugutom ka na siguro, ano? Maria? Nagugutom na ang anak mo. Dapat siguro, pasusuhin mo na siya. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin natatanggap itong anak mo, Maria? Alalahanin mo, nanggaling siya sa'yo. Kaya sana naman, huwag mo nang tikisin itong anak mo. Hindi ko anak yan. Anak yan ng demonyo! Sa Inglesia, alam ba may balita itong si Cosme tungkol kay Senyor Juancho? Ano yan, Cosme? Papa, alam ko lang itong asawa mo na tumulong sa amin ni Padre sa Iglesia. Dahil bukas, ikakasal na si Senyor Juancho sa kanyang nobyang Kastila. Juancho San Real. Because pare, Doria Hidalgo, ik presentum, intum legitimum usorem, justa niram sante matris ecclesiae. Si, fraile Jacobe. Vitoria Hidalgo, ik pare Juancho San Real, ik presentum, intuam legitimam tum oista, ritum sante matris ecclesiae. Maria? Maria? Maria! Juancho! Nakawala si Maria at ang kanyang anak. Saan kaya sila nagtungo? Asan na kaya yun? Dominus Bobisco. Benedicat Vox Omnipotens Deus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Juancho, Victoria, kayo ay kasal na. Felicidades. Batiin natin sila. Viva! Heto anak mo! Kunin mo! Anak? Juancho? Tienes una hija con esta mujer? No se te que habla! Umalis ka na dito! Kung hindi mo kukunin ang anak mo, hindi ko rin siya kailangan! Yeah.
Asahin ko! Hindi niyan dito! Please! Apuro ka! Lalong lumalakas ang kapangyarihan ni Malaya. Hindi magtatagal. Magiging kasing lakas na rin siya ng namayapan ng ina. Pamamagitan ng kapangyarihan ngayon ni pinamana sa atin ni Indio. Lalo lamang tayo mayaman sa lupeng ito ng dahil sa kanya. Ngunit, paano niyo magagamit ng husto ang batang Indio kung naririto ang anak ninyo? Huwag mong sasaktan ang anak ng senyor ko! Hindi ako papayag na gawin mo siya ng masama! Mga walang hiya kayo! Si Linang! Nasaan si Linang? Kapag matalo ni Indio ang lahat ng kaaway na Espanya sa lugar na ito, lalo lang dadami ang ating masasakop. At kapag malaman ito ng hari, ako pa ang gagawin ng susunod na gobernador general. Kaya lalong dapat lang na hindi siya mawala sa atin.